Vegon 3GP. Ang daming features ang may over ng motor na to for only 155,000 pesos. Woo! Nakikita nyo ba to? Nakakaalam at busy sa buhay nila pero may oras manood ng mga video natin. By the way, thank you po sa inyo. I love you all. Ang FKM of Vegon Motorcycles ang isa sa mga bagong brand na lumapag dito sa Pilipinas. At sila din ang pinakamalaking kumpanya ngayon pagdating sa motor industry sa China. Pero hindi lang China, kilala din sila maging sa ibang bansa. Pero ang tanong, ganun ba talaga kaganda ang 3GP? Mas pipiliin mo ba ito kaysa sa ibang sport bike ngayon? Sabay-sabay nating alamin yan. Punta tayo sa engine niya. Kung mababasa nyo dito, engine. Gumagamit ang 3GP ng 292cc displacement, liquid-cooled 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, double overhead cam na may lakas na 28.7 horsepower at 8,750 rpm at 25.3 Nm of torque at 7,250 rpm. Fuel tank capacity 70 liters, curve rate is 166 kilograms, at mapapasayo ang FKM 3GP sa halagang 155,000 pesos. Kung meron mang dahilan kung bakit mo ito kailangan bilhin is the attention to details. Tignan nyo naman yung styling, napaka-aggressive. Ang daming kanto, lalo na itong tanke niya, ang lakas maka, Italian design. May fetish talaga ako sa mga sport bike na may ganitong linye. Ang ganda tignan eh. FKM decals. Kung mapapansin nyo dito, hindi ito pirma guys ha, ito yung logo ng 3GP. May steel tubular frame na kadalasang ginagamit sa ibang motor, pero dito sa 3GP, ginamitan nila ng magaspang na texture. Eh. Buo to, kahit yung side stand nito, magaspang din eh. Medyo against the light lang. Two-piece seat na may manipis na main seat dahil sport bike to, pero dito sa pillion seat niya guys, makapal-kapal yung pillion seat. So kahit papano, relax yung positioning ng mga back ride nyo. Guys, nakikita nyo ba to? Ang lupit no, 155,000 pesos pero may legit carbon kayo sa tail. Ayon din daw sa dealer, once na nabasag nyo to, ang ipapalit na sa inyo, plastic na. Kaya ingatan nyo to ha. Punta naman tayo sa front end. May napakagandang napaka-aggressive na headlight. Meron din siyang daytime running light sa magkabilang gilid. Though itong LED headlight nyo guys, hindi siya automatic. Meron pa rin kayong switch dito sa handlebar if ever gusto nyo patayin yung headlight nyo. Kung trip nyo lang naman, meron pa siyang maliit na winglet. Sabayan mo pa ng maliit na parang ram air intake dito sa baba. Pero guys, walang butas to ha. For design lang to. At may mataas na dark visor windscreen. Guys, kung napapansin nyo, itong pagka-carbon finish niya. Sticker lang to. Nilagay lang ng may-ari. Pero dark visor talaga to. Na may sporty decal sa magkabilang gilid. Again, napakaganda talaga ng mga ganitong linya sa sport bike eh. LED turning light. Mahaba-haba siya. At imbis na sa side fairings nila nilagay yung turning light, which is karaniwan nating nakikita sa mga ibang sport bike, FKM decided na dito na lang ilagay sa taas, ka-level ng handlebar. At may napakagandang LED taillight. Itong ilaw sa gilid, akalain mong naka-integrated taillight kayo eh. Yung tipong andito yung turning light nyo. Pero hindi, andito pa rin yung mga turning light nyo. Pagdating sa dash, gumagamit to ng napaka-eleganteng TFT display. Dito sa dash, makikita natin yung tachometer sa taas, time, tapos trip meter dito, gear indicator, speedometer, and fuel indicator nyo. Sa baba naman, makikita natin yung coolant temperature, ABS indicator, at battery voltage. Para naman matagal natin yung mga ibang information, nakikita nyo tong dalawang arrow. Touchscreen yan guys, so kapag iibahin natin siya. Ayan,
kung gusto nyo yung Fahrenheit or yung mileage nyo makita nyo in miles, pero dahil nasa Pilipinas tayo, Celsius at kilometer ang gagamitin natin. Dito naman sa kanan, kapag pinindot natin to, makikita natin yung total kilometer ng tinakbo ng motor nyo. At yun lang naman. Meron din siyang ibang information sa magkabilang gilid. Kapag bubuksan natin yung motor, makikita natin syempre yung turning light, high beam indicator, fuel indicator dito. Magla-light up to kapag 2.5 liters na lang yung natitirang gas sa tanke nyo. At syempre check engine dito sa kanan. To the right handlebar, tignan nyo naman. Nakita nyo ba itong mga gold parts na to? Guys, hindi aftermarket yan ah. Stock tong mga nakikita nyo. Kahit yung reservoir niya, ang ganda tignan, diba? Adjustable yung brake lever. Again, hindi po aftermarket to, stock to. And may lever guard na kayo. O diba, once purchase, may lever guard na kayo. Hindi nyo na kailangan mag-avail ng kung ano-ano pang aftermarket. Dito makikita natin yung kill switch. And also switch sa mga ilaw nyo. And also starting switch. Ang bulabog nito. To the left, makikita natin yung passing light, syempre. Ayan. High beam and low beam. Hazard switch. Turning switch dito. And also busina. Guys, yung busina niya aftermarket na, hindi na yung stock niya. Suspension sa harap, may napakagandang gold upside down fork. 2-piston calipers, factory caliper ata to. Na may 300mm single disc equipped with ABS, harap at likod. At ito ang pinakapaborito ko dito sa 3GP. Naka single-sided swing arm. Ang lakas maka Italian design eh, diba? Tignan nyo naman. At syempre meron tayong stock tire na CST CMNK01 150-60 dito sa likod. At 110-70 naman sa harap. Hindi ako sanay makakita ng 300cc na naka single-sided swing arm. Guys, ito palang fender niya. Be aware kapag bibili kayo ng 3GP. Yung mga plaka kasi sa atin dito sa Pilipinas, hindi siya nag-fit dito sa butas na to. Yung plaka ng may-ari ang ginawa niya, binatasan niya pa yung plaka niya. Alright mga cuties, I guess yun lang naman yung mga dapat nating malaman pagdating sa specs. At ngayon, oras na para malaman natin yung performance niya sa alsada. Alright guys, tuwang-tuwa ako sa itsura ng motor na to. First ride tayo dito sa Fagon 3GP. Itong shifter niya guys, napakaganda ng itsura niya. Mukhang mamahalin yung pagkakasetup sa kanya. Nagpalit siya ng aftermarket exhaust pero nakakatilit to. Ito yung resonator. Tapos nag-AR exhaust siya. Bulabog tong mga AR eh. Tignan niyo yung swing arm niya. O diba? Ang lakas maka-Italiano eh. Unang upo tayo dito sa Fagon 3GP. Sobrang aggressive. Baba ng handlebar. So the seat height is 785mm, mga 30.9 inches. Napakababa po nun. So good thing yon para sa mga average Filipino height dyan na hindi masyadong pinalit sa height. Pwedeng pwede sa inyo to. I'm 6 foot tall, 85 kilo. And as you can see, sobrang flat foot ko yung sahig. At para naman sa mga viewers natin dyan na at least 5'6 ang height, kasama natin si Brother James. At ganito po ang itsura niya kapag piloto ng 3GP. So as you can see, tiptoe siya pero kaya naman. Ang ganda ng cockpit natin, no? Samahan mo pa ng magandang display. Buksan natin. Medyo may onting delay lang yung display niya. Ilang segundo ba? Oh, ito naman kumagat. Sa pa nga. 1, 2, 3. Mga 3 seconds delay yung display niya. Pero anyway, ang baba ng handlebar guys, sinasabi ko sa inyo, ang baba talaga. Super aggressive yung positioning ng paa. Para akong superman dito sa motor na to. Okay, anything else bago tayo malis? Ano pang dapat malaman? Side mirror. Yeah. Parang medyo malambot yung side mirror. Itong nakikita nyong bilog guys, aftermarket na to. Nilagay ng may-ari para kahit paano makita nyo yung blind spot niya. Start natin. Single cylinder, naka dikat to na AR exhaust. At ganito po ang tunog niya. Okay na ako dito sa brake lever ko. Buti adjustable yung mga lever. Okay guys, let's go. Yeah. Grabe. Sobrang aggressive na itong motor na to. Another TS Pogi segment sa channel natin, ang 3GP Fagon. Handlebar sobrang baba. As in mababa. Naaalala ko yung handlebar ng Yamaha R6. Ganto ko baba. Upuan halos ka-level ng handlebar. Yeah, sobrang yuko tayo dito sa motor na to. Di ako sanay na may ganito sa side mirror. May ilang ako. Una ko agad na mapansin, sobrang mabibrate siya. Dahil nagpalit siya ng aftermarket exhaust. Wala nang katalitik to. Nakadikat to with AR exhaust. So dahil sobrang laki ng buhanga ng AR, sobrang vibrate din ang foot peg natin dahil naka underbelly exhaust tong motor na to.
Buti na lang hindi masyadong narrow yung handlebar, hindi masyadong nakapapasok. Kahit pa paano medyo wide. Clutch and gearing natin napakalambot. Dahil naka-slipper clutch siya. Ingay ng motor na to. Hindi pa natin masyadong matestig yung power niya kasi medyo traffic dito sa lugar na to. Guys, dahil sa vibration niya, pati yung side mirror nadadamay. Maalog yung side mirror. So nagiging blurry yung vision natin sa rear. Braking natin napakaganda. Harap at likod. Though yung brake natin sa harap, medyo soft lang yung brake niya sa harap eh. Pero okay naman. Ang ingay nito. Ang ganda niya yung liko ah. Okay, Faycon 3GP. Ang daming features ang may offer ng motor na to. For only 155,000 pesos. Naka-gold cap kayo, tapos gold levers. Sabayan mo pa ng lever guard. Yung mga ganitong itsura, pang aftermarket to eh. Pero itong lever guard guys, parang madaling tumiklop. Siguro, ikpatan nyo lang yung tornilyo para kahit pa paano nakafix siya. Okay, power tayo. Tama na ang daldal. Okay. Naalala ko yung power ng 300SR sa kanya. Gantong-ganto yung pakiramdam ko nun. Though mas aggressive lang talaga to. Wala siya ganong torque. Pero yung power niya nasa gitna. Kahit nasa 6 gear na tayo, andun pa rin yung power niya. So mid to high RPM yung power niya. Isang nakatulong din na nakapagpadagdag sa power niya yung nilagay niya na aftermarket exhaust eh. Wala na siyang catalytic. Isang downside na nakikita ko sa motor na to, ang init sa binte. Hindi ko matikit yung hita ko sa tangke. Kailangan kong ilayo yung legs ko sa tangke. Lower itong motor. Dami nang wapalingon eh. Pag-usapan naman natin yung pinagmamalaki ng 3GP. Yung single-sided swing arm. Bakit nga ba ngayon nagkaroon ng single-sided swing arm sa mga 300cc class? Actually, yung mga single swing arm kasi kadalasan nating nakikita yan sa mga high displacement bikes talaga eh. Tulad ng Ducati, ano pa ba, KTM na Super Duke 1290. And also sa mga ilang-ilang BMWs. Igo na tayo dito. Oop, yeah. Pero FKM decided to put it on a 300cc bike. Ang use kasi ng mga single-sided swinger, madaling magpalit ng gulong. Lalo na sa mga race bike. So mas madaling silang makapagpalit ng gulong. And also mas madaling linisin yung chain. And para mas maganda sa corners. Yun yung mga advantage ng mga single swinger. Yun nga lang, mga isa sa mga downside. Hindi ganun basta-basta kadaling maghanap ng mga paddock stand. Dahil kadalasan nating nakikita ang mga single swinger sa mga malalaking motor, medyo pricey siya. I think pinakamura nyo atang mabibiling paddocks na pang single swing arm is 5,000. Woo! Handling is okay, maganda yung suspension natin. Kanina nalubak ako ng malupit, hindi naman din ganun katagtag. So swabe lang. Sa mga viewers dyan na gustong tumulon agad ng sport bike, pwedeng pwede ito sa inyo kasi hindi ganun nakagulat yung power niya, especially yung torque niya. Hindi ganong kalakasan, so pwede nyo itong gawing pang beginner bike. Hindi nga lang, dapat committed kayo sa riding position nyo kasi sobrang aggressive talaga. Fuel consumption naman niya, pumalo tayo na 29 km per liter. So, what's the goods yun? Kasi ang Yamaha R3, nagta 24 yun eh. Dito, 300cc, pero 29 km per liter lang yung fuel consumption nyo. Okay na okay yun, tapos 17 liters pa yung fuel tank nyo. Goods na goods yun sa mga long rides. Overall verdict tayo guys. Ano ang masasabi ko dito sa motor na to? Napakasaya gamitin ng 3GP. Looker yung bike, ang ganda niya. Plus yung mga features niya, pang out of this world para sa isang 300cc. At para sa presyo niya, 155,000 pesos lang. Naka TFT na kayo, naka ABS na kayo, naka single swing arm na kayo, which is mostly for aesthetics lang talaga, pang attract ng mga young riders. Ang ganda pa ng shifter niya, tapos may mga ganito pa kayo, diba? Ang nakikita kong downside dito sa 3GP, ito number one downside ko. Sobrang init niya. Hindi ko madikit yung legs ko sa
part na to, sinakakapaso. Pangalawa will be the buttons. Hindi ako fan ng mga gantong klaseng plastic. Kung meron man akong idadagdag, tataasan ko tong windscreen. Kung meron mang aftermarket na mabibili. Kasi andito na kayo, aggressive na yung riding position nyo eh. Taasan nyo na yung windscreen nyo para maganda yung aero nyo kapag nakatuck in kayo. Susunod, siguro magpapalit ako ng gulong. And also tank grip guys. Lagi kayo tank grip. Ganda ng design no, may pagka MV Agusta yung design niya eh. Tayo, hanapin ang neutral. Ba't di ko mahanap yung neutral? Oh, come on, man. Okay. Bro, grabe aggressive ng motor mo. Sobrang yuko ako. Siguro sa mga matatangkad lang, no? Sa mga average height, okay naman. Guys, meet Brother James. Siyang rightful owner nitong Fecon 3GP. Parang James, ito medyo na-intriga ako dito eh. Bakit mas pinili mo ang Fecon 3GP? Torn kami between 400 and 300cc. Iniisip namin na hindi naman kami ano eh, kumbaga mag-expressway, pero gusto namin yung power ng parang siguro 400 ganun. Ang choice namin dalawa, 300 SR or ito. Pero nung nakita nga ni yung father ko din na parang ganda, single sided swing arm, rigid carbo, sabi ko ito na yun, ito na. Kumbaga parang loaded na no. Oh. Para sa presyo niya, 155, hindi mo makakalain 155 lang to. Hindi kaya malugi Fecon dito. Anong mga napapansin mong medyo, alam mo na, may medyo flaws dito sa motor na to? Ayun. Hindi naman ganun ka flaws, pero yung dapat sana ma-improve ng Fecon. Lahat naman siguro ng motor meron kong flaws eh. Mm-hmm. Ang sa kanya lang kay FKM, yung vibrations niya pag dinadrive mo siya. Oo. Hindi, nagpalit ka rin kasi ng ano eh. Oo, ng exhaust eh. Font niya sa display. Nakikita mo naman. Kasi medyo may kalitan yung mga font niya eh, no? Wala ko lang salamin, hindi ko talaga wala. Pag nagdrive ka naman po, makikita mo naman siya. Lalo na yung fuel gauge. Nasa gilid. Kanina hindi ko makita kung ilan na lang yung fuel gauge eh. Oh, ang lead kasi guys eh. Minsan sasadyain mo talaga ang tingin. Alright guys, kung naghahanap kayo ng first ever big bike nyo, hindi big bike eh, yung saya na makakuha nyo sa isang high displacement bike, pero in a tight budget, pwedeng pwede ito sa inyo. 155,000 legit carbon, single swinger, TFT display, LED lighting, dual channel ABS. Sobrang okay, ang ganda pa ng shifter nyo, diba? Shoutout bro, baka may gusto kong i-shoutout. Airpass yan, okay, papa. Shoutout sa Sensei, sa Suave, sa lahat ng kaibigan ko dyan. Brother James, maraming po salamat sa'yo. Thank you. Guys, kung nakatulong tong video na to sa mga taong naghahanap ng first sport bike nyo, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala na sa tamang channel kayo. So make sure to press that like and subscribe button dyan sa baba. Alright, so guys, nag-iisang sport bike ng Fecon Motorcycles. See you sa next content. Ciao.